Ang buhay ng tao ay maihahalin tulad sa mga halaman na nangangailangan ng pag-aaruga o pagkalinga. Kaya naman isa pong malaking karangalan na mabigyan ako ng pagkakataon upang gumanap bilang isang mabisang kasangkapan. Mapangalagaan, mabigyan ng proteksyon, hustisya ang lahat ng mabubuting gawa at bunga ng mapagpalang kamay ng dakilang lumikha. Tayong mga tao po ang obra maestra ng Panginoon. Higit sa lupa, higit sa langit, at higit sa mga halaman, kahayupan, karagatan, kagubatan. Tayo po ang kanyang pinakamamahal na nilalang. Nandito po lamang ang inyong Chief Public Attorney, punong manananggol pambayan, handang tumulong o malalay sa inyong problemang legal, libre at walang bayad na naglilingkod ng buong kasiyahan at katapatan. Mahalagang paalala, ang payo o legal advice po na ibibigay ni Chief Persida Acosta sa programang ito ay base lamang sa mga impormasyon na inyong ilalahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng inyong salaysay. Maraming salamat po. Samantala, habang naghahanda ang ating Chief Public Attorney para sa ating hashtag pala, sa pagpapatuloy ng ating pagpapakilala sa mga magigiting na PAW lawyers na nakatalaga sa Manila City District Office na tumutugon at nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa nasabing lungsod. Atin na pong natunghayan ang mga lawyers mula sa Division A, Division B, Division C, at Division D. Ngayon po, kilalanin naman natin ang bumubuo sa Division E Lawyers sa pangunguna ni Attorney Mario T. Dionisio Jr., OIC, PAW Manila District Office. Division E Lawyers, Attorney Patrick G. Montemayor, Division Head. Attorney Paula P. Abbott, Attorney Elias Pacifico L. Asuncion, Attorney Vincent A. Balad, Attorney Pearl Christine D. Escolante, Attorney Maria Victoria G. Guarino, Attorney Nicole Dexter P. Javier, Attorney Peter John O. Labugen, Attorney Vanessa Y. Misola, Attorney Richelle C. Regondola, Attorney John Henry N. Tamayo, Attorney Michael Noel R. Veridiano III, Attorney Deborah Zapata de Jesus. At yan po ang kabuang pagpapakilala sa ating mga lawyers na bumubuo sa Manila City PAW District Office. Para po sa mga nagdanais na makatanggap ng mabilisan at garantisadong serbisyo ng PAW Manila City District Office, tumawag lamang sa 84009755 o sa 85232030. Maaari rin po kayong magsadya sa PAW Manila City District Office sa 2nd and 4th floor, William Godino Building, number 350 A. Villegas Street, Ermita, Manila. Sa pagpapatuloy ng Season 2 ng Persida Acosta's Legal Advice, hashtag pala, sa kabila ng pandemya, sinisikap ng ating Chief Public Attorney ang mas masigasig na pagtugon sa mga usapin at problemang legal ng ating mga kababayan. Punto por puntong paglilinaw sa mga karapatan at kung ano ang sinasabi ng batas, on the spot na kasagutan at mga pagpapayo, mga opinyon na kapupulutan ng aral at inspirasyon, katuwang ang buong puwersa ng PAW lawyer sa buong kapuluan. Narito na ang ating Chief Public Attorney, Persida V. Rueda Acosta. Handog sa bayan ang buong puso at buong tapang naninindigan sa panig ng batas at katotohanan. Hashtag pala! Hello po! Happy viewing! 1,300 Yes. Hello, hello sa inyo lahat! Ayan, isa pong mapagpalang hapon ng Biyernes sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Kung nalulungkot kayo, manood po kayo ng pala. Ayan. Friends, followers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ating mga mahal na heroes, OFWs Global.
Magandang hapon po sa anumang ng mundo. Yes. Nagpapalik tayo at ngayon, welcome po sa mas pinalakas, mas pinatindi, at mas pinagandang Persida Acosta's Legal Advice Hashtag Pala! Pang 10 episode na po. Okay. At season 2 na tayo. Yes. At sa dyan, meron po tayong anniversary. Pala at sa anniversary natin sa dyan, marami tayong ano, surprise surprises sa ating mga followers. Ayan. Ngayon po ay February 18, Philippine time, 2 o'clock in the afternoon. Yes. Yung mga may tanong po, i-commento lamang dito sa ating FB Live ang inyong mga tanong. At huwag niyong kalimutang ilagay kung taga-saan kayo para matugay-gayang kayo ng ating mga regional directors, RPAs, District Public Attorneys, DPAs, at lahat po ng ating Power Lawyers and staff nationwide mula Batanes hanggang Moro. At para po sa ating mga followers at sa ating mga kababayan, inaanyayahan po namin kayong lahat na i-like at i-share ang bahagi ng live na ito at i-follow po natin ang official Facebook na inyong Chief Public Attorney. At salamat po sa ating mga FB, ano? Hashtag followers! Or followers. Sa pangalan ng inyong lingkod, Persida V. Rueda Acosta. At meron din po tayong YouTube channel na kung saan mapapanood nyo rin ang mga replay nito. At syempre, yung mga bagong kaganapan sa mga kasong hawak ng PAW. At layunin po nito ay lumawak pa lalo ang maaabot ng ating programa, mga ka-netizens. At mas maraming mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong legal ang mapagkalooban po ng libreng serbisyo. At tulong-tulong po tayo para ibahagi sa ating kapwa-tao ang pagpapalang ito. Welcome po sa ating 3,100 plus viewers. Live live, walang lipatan. Huwag po kayong aalis dahil sasagot po tayo. Meron tayong isang bagong program dito, segment. Sasagot po tayo ng live na tanong ng ating mga kababayan sa pagtawag sa aking cellphone na 0919-262-5190. Wow. 0919-262-5190. May tumatawag ngayon. Ipasok natin ang isang tawag. Sige po. Ayan. Hello. Magandang tanghali po. Magandang hapon po, ma'am. Nasaan po kayo? Ay, magandang umaga po. Ay, magandang tanghali po, Chief. Opo. May tatanong lang po kami. Opo. Kasi po, yung po kasing dinadaanan naming lupa dito, matagal na pong right of way. Opo. Ngayon po, ang sabi po nung may-ari, kukunin na daw po, babakuran po yung dinadaanan namin. Nala po kaming dadaanan. Opo. Ngayon po, Chief, ito pong daan na to, 60 years na pong dinadaanan ng mga tao. Okay, meron na ho kayong acquisitive prescriptive right, no? Ayon sa civil code. Nagbarangay na po ba kayo? Nagbarangay na po ba kayo? Opo. Kaya naman po tulungan ng barangay, attorney. Ganito, saan hong lugar yan, ma'am? Saan kayong lugar? San Ildefonso po. San Ildefonso, Bulacan. Ayan, nakamonitor po si Regional Public Attorney John Steven Dunuan ng Region 3 ng Central Luzon. Kukontakin po kayo para makapag-mediation po. Mediation mo na. Attorney, paano ko po sa inyo tito ko para po siya makipag-usap po sa inyo? Opo, nanonood ba kayo ng hashtag pala? Live na live po tayo ngayon? Lagi po. Send ko po kayo, attorney, sa Facebook. Sige, ganito ma'am. Ang kailangan po, dahil marami pa nagpapasok na tanong, ay kukontakin po kayo para ma-set, tatawagan po, papadala ng notice of preliminary conference, pre-litigation conference, yung may-ari ng right of way, para pagharapin po kayo. Okay po? Apo. May kukontak po sa inyo ngayon, ma'am. Opo, attorney. Opo. Opo? Sige po. Opo, attorney. Opo. Sige po. Ngayon na po yun. Si Regional Public Attorney Dunuan, paki-alert to Direct May, para tawagan si ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am? Attorney, San Ildefonso, Bulacan po ito. Ano ang pangalan niyo? Pangalan? Sandali po, yung tito ko po ang pakakausap ko pa sa inyo. Hindi, ibigay mo yung pangalan ng tito mo para makausap ni Director. Rogelio Jeronimo po. Ayan, Rogelio Jeronimo. Antayin niyo lang po ang tawag sa inyo. Ibibigay po ni namin ang number kay Direct Dunuan. Lapit dito, okay, Direct May. Salamat po. Ayan. Okay, salamat po, attorney. Po, salamat po. Mabuhay po kayo. Ito yung number niya, oh. God bless po, attorney. Ending 9331. Ayan, God bless din po. Mabuhay ka po. Nakuha na? Okay. Sige po.
At ngayon po, bumasa po tayo ng live comment pa rin. Ayan, napakasigla po ng ating talakayan ngayon. At pagbibigay ng on-the-spot legal advice via cellphone at via Facebook Live. Christopher Garcia. Yes po, Chief. Live comment po. Maraming salamat po sa inyo, Chief. Kayo pong mga ginamit sa kabutihan ang karunungan. Ay, ang karunungan po, bigay ng Diyos, dapat po gamitin para sa kabutihan. Tama po kayo. Si Haring Solomon po ay nanalangin sa Diyos, hindi kayamanan, kundi ang hiniling niya ay karunungan. Ang karunungan, parang baril po yan eh. Parang sandata yan. Dapat gamitin lamang sa pagtatanggol sa bayan. Hindi pamatay, pam-hold up o pampatay. Ganun din po ang karunungan bigay ng Diyos. Huwag gamitin sa kasamaan. Tama po kayo. Sir Christopher Garcia, mabuhay ka. Ito, merong isang gustong makausap po tayo. Tatawagan na natin si Ate Anita. Ayan. Maandar ba? Ikaw, wala yata siyang ano. Hello? Ayan. Kasi nagsabi siya, gusto po tayo makausap. Hello po, ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, kasi po yung asawa ko po is, ano po, nakakulong po. Saan po nakakulong ang inyong asawa? Po, ma'am. Saan po nakakulong? Para po mapapuntahan sa Pauloyer. Dito po sa 13 Martires. 13 Martires. Sa Cavite po ako. Sa provincial jail po ng 13, doon po nakakulong? Apo. Ano pong pangalan para mapapuntahan po natin sa ating Pauloyer? Opo, Emmanuel Guardia po ang pangalan po niya. Emmanuel? Opo, dito po siya nakakulong po sa Malabon po, General Trias. Pero yung kaso Malabon, po General nasa Trias. Ang kaso nasa RTC niya po ng 13 Martires. Okay, sige po, nakamonitor po si Direk Marlon Buwan. Kuyang po yan, napakasipag po niyan. At kayo po ay tatawagan, ibibigay ko po ang number niyo kung paano po kagyat na mabibigyan ng assistance ang inyong asawa. Okay, Ate Anita ha? Sige, marami pa po naghihintay. Excuse po ma'am, no, sabihin ko lang po. Opo. Ma'am, kasi po ako po yung wife niya, ako po yung nagpakulong sa kanya. Kasi ay, pinakulong mo? Nananakit po siya. Ayan na ba, gusto mo? Makalaya siya. Ma'am, kasi ganito po, ma'am. Explain ko lang po, ma'am. Teka na, sino bang lawyer mo? Kaya ako po kasi, yung po kasi, ano po kasi, retired sundalo po kasi siya, ma'am. Ah, retired. Teka muna. Opo, teka muna, baka may conflict. Retired sundalo po teka, ma'am, yung asawa mamanita, ko. Teka, ma'am, makinig ka muna. Sinong lawyer mo na tumulong sa'yo para ipakulong asawa mo? Sinong lawyer mo? Hello. Hello, ma'am. May private lawyer ka ba? Sa pau po ako, meron pong attorney, okay. Ma'am. Pau pala naman tumulong sa iyo. Sige po, ano po problema niyo? Ma'am, kasi ganito po. Ang gusto ko lang po kasi mangyari, magtanda po yung asawa ko, kaya po pinakulong. Kasi po, kami po yung pamilya niya. Hindi niya po kami, parang hindi niya po kami tinuturing na pamilya. Ako po yung sinasaktan niya mula't mula pa po. Kaya ako po siya napakulong, ma'am. Okay. Hindi ko na po kaya. Hindi mo na kaya. Pero ngayon po, ma'am. Opo. Ang ngayon po, kaya ako po siya pinakulong para lang po magtanda siya, para malaman niya po. Ako po, ano po, kaya ako po siya ipakulong kasi lagi niya po kasi sinusumbat yung pinapakain niya sa pamilya niya, ma'am. Naku, walang pwede na kasama yan. Wala na po akong choice, pero yun lang po yung magiging ano ko po sa kanya, ma'am. Puti ka muna eh, para nararamdaman ko, mahal na mahal mo pa rin yung asawa mo kahit pinakulong mo. Mahal na mahal mo. Ilan ngayon, ba anak niyo? Ilan ba anak niyo? Lagi niya po ako sinasaktan, tapos yung mga anak ko po sinusumbat niya po, ma'am. O, teka, hayaan mo na munang magkaroon ng remorse o pagsisising diwa, ha? Sige, hindi ka patabayaan ng pau. Kasi ang sabi po kasi sa akin sa AFP po, kasi pensioner na po siya, ma'am. Oh. Kasi kung maano raw po siya na guilty, kung mga pag-hearing daw po kami, mawawala daw po kasi yung pension niya. Teka. Kaya po, sabi ko po, kasi marami po kasi kaming loan. Marami teka po siyang loan. Iha, ganito ate. E ngayon po, nag-aaral pa po yung dalawang anak ko, ma'am. Teka muna. Hindi pa po ako pwede. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Mag-compromise kayo o mag-ayos kayo? Mangako siya. Ang gusto ko lang po, magkaroon po ng agreement kaming dalawa. Oo, sige. Hindi ko po
Nag-drain po yung kaso, pero i-standby pa rin po yung kaso niya doon. So, in case na mag-start po kami yung kasunduan, ma'am. Oh, sige, teka, hindi ko pwedeng discussin ang merits ng kaso mo, ha? Nasa usgado na kasi yan. Ngayon, alam ng Paul lawyer mo kung anong gagawin para magkaroon kayo ng usapan at yan ay hindi mawala ang pensyon, ha? Ang gusto ko lang po, malaman ko sino po yung pakausapin ko po sa Tracy Masters. Matawag sa'yo ngayon, ibibigay ko numero mo, ha? Yan, maghintay okay, lang siya. Maghintay ka lamang. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, may awit nga. Huwag ka nang umiyak. Di ba may awit na gano'n? Huwag ka nang umiyak. Nandito na ang mga kakampi mo. Ang buong public attorney's office, kakampi mo po. At yung ano na yan, yung sundalo na yan, ay pangangaralan po ng mga Paul lawyers natin para magbagong buhay. Alam mo lahat, may... Yung mga may pinakakaya ka sa amin, sinusumbat na po, ma'am. Nako, alam mo, minsan may ganyan talaga. Pero sa totoo lang, marirealize niya ngayon yung kamalian niya, nalakulong siya. Okay? Okay. Sabi niya po, wala ka namang pera, hindi ka makakabili ng mga gamit mo. Tama po ba yun? Mali nga yun. Pero sa totoo lang, ma'am, bumangon ka, ha? At magpakagiting, magpakalakas ka para sa mga anak mo, ha? Lahat ng problema ay... Makikita niyo po ang itsura ko, ma'am. Oo. Kung makikita niyo lang po yung itsura ko, ma'am. Oo. Ay, ano pala ka itsura mo? Bumangit, bumayat ka ba? Ganon? Ano itsura mo? Opo. Ay, hindi. Magpaganda ka. Magsuklay ka. Magpulbo ka. Ayan. Kahit Johnson's baby powder lang, okay na yun eh. Okay, tignan mo ako. Oh. Hindi ako mukhang senior na. O, ganun nagpapayo ko sa mga kababaihan. Kahit may asawa na. Oo. Magpaganda ka, ha? Sabihin niya po ako, wala na po akong karapatan sa pension niya, ma'am. Hindi, meron kang karapatan doon pati mga anak mo. Nanonood ka nga ba ngayon ng programa nating live na live? Hashtag pala. Ngayon, panoorin mo sa Facebook, ha, sa pangalan ko, Persida V. Rueda Acosta. Tatawagan ka ng ating mga Paul lawyers sa 13, pati yung director nila para malaman mo kung anong gagawin na hakbang para maiayos ang problema niyo sa pamilya. Okay, ma'am? Yun. O, sige, ha, bye-bye. God bless you. Alright. At ingiti na, ingiti na. Ha? Okay. Huwag ka umiyak. Direct mine, nakuha mo yung number. 3076, sandulo. Okay, thank you, ma'am. Bye-bye. Agarang on the spot, mga kanetizens. So, di ba? Okay, talaga naman. Alam mo, salamat din sa 2,500 na hindi lumilipat. Ay, syempre. Nakatutok sila. Ito po, si Marjonel Calba, may live comment. Yan, tama po kayo, attorney. Suporta po ako dyan sa mga ipinaglalaban nyo po. A big yes po sa inyo, ayan, attorney. Okay po, salamat po. Popular po ang support. Panoorin nga natin ang isa pang segment. Hashtag Palanos! Ngayong Biyernes, ihanda na ang inyong mga katanungan. Ngayong panahon ng pandemya, marami po ang nagigipit. Kung minsan may mga sinanla, nagsanla ng lupa, bahay, nagsanla ng kotse. Naku, ay sadyang nagigipit. Sabi nga, kapag nagigipit, sa patalim kumakapit. Kaya marapat lamang pong meron tayong kaalaman tungkol sa mga karapatan sa extrajudicial foreclosure of mortgages o mga sanla. Sa mga pagkakataon ng isang nagsanla ng ari-arian ay hindi pa makabayad sa kanyang mga pagkakautang, ang ari-arian po na kanyang naiprenda o garantiya ng kanyang pagkakautang ay maaaring ibenta ng taong pinagsanlaan upang gamitin ang pinagbentahan bilang bayad sa halaga ng inutang. Upang bigyan ng kaayusan ang nasabing pagbebenta ng bagay na isinanla, ipinasa ng Korte Suprema ang alituntunin para sundan ang lahat ng clerk of courts bilang mga itinalagang ex officio sheriff sa isang extrajudicial foreclosure of mortgage sa pamamagitan ng Administrative Matter Number 99-10-05-0 tungkol po sa procedure in the extrajudicial foreclosure of mortgage. Ang extrajudicial foreclosure of mortgage ay isa pong paraan kung saan ang pinagsanlaan ng isang ari-arian matapos na hindi makabayad nga ang nangutang ay ibebenta ang ari-ariang sinanla upang maging kabayaran ang halagang inutang. Nakapaloob po sa nasabing deklarasyon ng Korte Suprema ang isang proseso na susundan ng bawat panig upang maging maayos ang pagbebenta ng mortgage property. Kadalasan,
na gumagawa nito ay ang mga financing institutions o bangko na pinagsalaan. Sangayon po sa Administrative Matter Number 99-10-05-0, ang lahat ng application para sa extrajudicial foreclosure of mortgage ay kailangan masumite sa Executive Judge ng RTC Regional Trial Court sa pamamagitan ng Office of the Clerk of Court. Nagsisilbing bilang ex officio sheriff sa isang extrajudicial foreclosure of mortgage. Pagkatanggap ng nasabing application ng mga sumusunod na proseso, dapat ay maipatupad. Una, obligasyon ng clerk of court na tanggapin at ilagay sa docket ang nasabing application at tatakan nito ng file number at ang oras at petsa ng nasabing araw ng aplikasyon. Pangalawa, pagkatapos sa tanggapin ang nasabing aplikasyon, ang kaukulang filing fees ay babayaran ng naghain ng aplikasyon. Pangatlo, kapag ang ibebenta ay real property, tungkulin din ng clerk of court na suriin kung ang naghain ng aplikasyon ay sumunod sa mga requirements bago ang public auction ay maisagawa sa direksyon ng sheriff o notary public alinsunod sa Section 4 ng Act 3135 as amended. Pang-apat, ang clerk of court ay magsasagawa ng certificate of sale pagkatapos ng pagsang-ayon ng executive judge o ng vice executive judge kung wala ang executive judge. Panglima, pagkatapos ng pagbigay ng certificate of sale sa pinakamataas na bidder, itatago ng clerk of court ang kumpletong tala ng extrajudicial foreclosure sale habang hinihintay ang redemption period ng nagsanla sa loob ng isang taon mula sa araw ng nasabing sale at public auction. Pang-anim, ang lahat ng notices ng auction sale ay kinakailangang maipagbigay alam sa publiko at mailathala sa isang newspaper of general circulation. Pang-pito, lahat ng aplikasyon para sa extrajudicial foreclosure of mortgage ay iraraffle sa lahat ng sheriff kasama ang mga nakatalaga sa Office of the Clerk of Court at Sheriff 4 na nakatalaga sa mga branches ng Regional Trial Court. Pangwalo, ang auction sale ay lalahukan ng humigit kumulang 2 bidders. At kung walang 2 bidders ang auction sale, ay ipagpapaliban sa ibang petsa. Sa susunod na petsang itinalaga para sa auction sale at wala pa rin 2 bidders na lalahok sa nasabing bentahan, ay itutuloy na ang nasabing pagbebenta. At panghuli, ang mga pangalan ng bidders ay iuulat ng sheriff o ng notary public na nagsagawa ng auction sale sa clerk of court bago ang pagbibigay ng certificate of sale. Yun pala! Ito po ang ating hashtag Palanose! Manood, magtanong para matuto! Ayan po ang ating hashtag Palanos! Okay po, ito po tungkol din, sagot ay tungkol din po dun sa kaninang nakausap nyo about po sa retirement. Okay, sige. Yeah. Okay, hi po, Attorney, good PM. Yung asawa ko din po, retire na sundalo din. Hindi din po ako pinapahawak ng pera niya. Hindi kami binibigyan ng anak ko. Opo, siya yung namamalengke, pero ako yung asawa niya. Ano po ang dapat gawin? Kaya mo, kung siya lahat ang gagasto. O di wala ka ng problema. Buti nga asawa mo, marunong mamalengke. Iba, hindi namamalengke. Sinosolo niya yung penso niya at pera niya. Okay? Pero hindi daw po binibigyan. Ay, di, kailangan mo ng tulong ng PAU. Alma Rubica, ha? Punta ka sa pinakamalapit na PAU office. Kunin natin to para tawagan ang ating lawyer. Si Alma Rubica. Kunin yung detalye niya, ha? Okay, okay. Okay. Alma, sige. Okay. Teka, si Anicia Jose may sinasabi. Welcome sa 2001. Wow! Light to light. Ayan, at talagang ito na po tayo. Nag-uumpisa na tayo na abot kamay natin ang Public Attorney's Office. Woohoo! Mga kababayan, humingi po ako ng dispensa. Marami pong pumapasok na natawag dito, text, libo-libo. Hindi ko po kayang sagutin na lahat. Kaya po ito po sa programa na ito, dinadaan ko po para maipasok nyo po yung mga tanong po nyo. Dahil nakaantabay po ang ating mga PAU lawyers, ang ating 2,500 PAU lawyers nationwide. Yes. At marami pong na-appoint na prosecutor. Next month, papalitan po natin ang abogado, mga bagong abogado na magigiting na mga nakapasa sa bar exams. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Talagang dito po, ito po ang
training ground para sa judges, justices, prosecutors, solicitors at iba't iba pang mga profesyon sa abogasya. Kaya lang, pag nagpaw ka ng 5 taon, katumbas po ng 25 taon sa private practice sa dami po ng kaso. Hello? Hello po. Yes, ma'am? Hello, good afternoon po, sir. Sir, opo. Opo, sir. Magtatanong lang po ako, ma'am. Opo. Ano po? Kasi po, nag-labor po ako. May decision, ha? Oh. Saan pong labor? Saan pong labor? Sa Quezon City po, ma'am. Opo, sino pong lawyer niyo? Yung lawyer ko po, si Attorney Villa Florido. Si Ma'am Kalma po, yung pa namin, arbiter. Ah, teka, pao lawyer po ba ang lawyer niyo? Si Attorney Juan po, ma'am. Sino? Si Attorney? Villa Florido. Villa Florido. Ah, arbiter ho yun, di ba? Arbiter? Hindi, attorney po, ma'am. Yung arbiter namin po, ma'am, si Ma'am Kalma. Okay. Eh, teka, si private po. Lawyer yung lawyer mo, sir? Private? Apo, private po, ma'am. Ano pong problema sa kanya? Kasi hindi ko po pwedeng pakialaman ng kaso nyo pag may private lawyer kayo. Unethical po yun. Opo. Ah, ganun po, ma'am. Ano ba? Nanalo na kayo, sabihin nyo sa kanya, magpa-execute na siya ng judgment kung walang apila. Okay po? Ma'am, itatanong ko lang po kasi may decision na po, ma'am. Oh. Ngayon yung gusto ko makuha, hindi po naisama doon. Kompleto naman po ako sa ebidensya po. Ay, i-discuss nyo po sa abogado nyo yan, sir. Hindi po namin pwede kayo pakialaman. Dahil may private lawyer po kayo, ha? Sabihin mo sa kanya yan, ha? Lahat, mag-usap kayo. Okay? Sige po. Sige po, ma'am. Salamat, po. Mabuhay po kayo. Okay. Yan, live na live po. So, sasagot tayo ng mga tawag ng ating mga on kababayan. The spot. At nalalaman nila yung mga pwede at hindi pwede, yung mga dapat malaman ng taong bayan. For awareness ng bansang Pilipinas. Yeah. Right. Okay. Teka, may comments si Rosalinda de Mesa. Ayan na, sumambulat na ang katotohanan. Si Chief Acosta ang may totoong puso ng tunay na alagad ng Diyos. Okay. Lahat po tayo anak ng Diyos. Kaya wag po tayo magagalit sa sino man nagsasabing son of God siya o daughter of God. Lahat po tayo anak ng Diyos kung tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Yan. Kapatid natin na panganay si Jesus. Yan po ang katotohanan. Lahat tayo magkakapatid sa Diyos. Iisa ang ating Diyos Ama. Tama? Tama. Oh, yan. Sino mag-object dyan? Ito po. Sige, si ano? Teka. Meli Apalya Manuel. Good PM, Attorney Persida Acosta. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mo po sa sambayanang Pilipino. God bless and protect you always po. We love you, Attorney. We love you too. We love you. Ate Meli, we love you. Mahal namin kayo. Dahil ang utos ng Diyos, magmahalang tayo. Araw-araw pag-ibig. Araw-araw kapayapaan. Si Edita Asoy, live comment. Chief Attorney Persida Acosta at lahat ng mga kasamahan mo sa PAW, samahan kayo lagi ng banal na espiritu upang lagi kayong panalo sa lahat ng kaso. God bless you all. God bless po, Ma'am Edita. Ang Holy Spirit po, nararamdaman natin kapag tama ang ating ginagawa, kapag tama ang ating sinasabi. At ang Diyos po mag-guide sa atin kung anong tamang desisyon. Welcome po sa 2,100 live viewers. Walang lipatan. Ayan, si Dison Lasia, live comment. Maraming salamat po sa inyo, PAW Chief Persida Acosta. Sana lagi kayong nasa malusog na pangangatawan. Eva de Guzman. Now, salamat mo, sir. Naway bigyan kayo ng mahabang buhay ng Diyos dahil tapat po kayo sa inyong serpisyo na makatao, makadiyos at mapagmahal sa kapwa. Saludo rin po ako sa inyo, mga Eva. Marilyn Regina. Magandang araw po. Paano po makakuha ng forensic para mapatunayan na di sa amin ang baril? Ayaw po namin ikonsidera ang plea bargaining dahil napakasakit makulong ng walang kasalanan. Ay, magkipag-ugnayan po kayo sa distrito na malapit sa inyo para ma-refer kayo sa ating PAW Forensic Laboratory Division. Okay po, Ma'am Marilyn, may tumatawag. Okay. Hello. Hello po. Magandang hapon na. Sir, opo. Isa po akong nagko-complain dito sa daan na isasarado. Nagsarado po ng? Tindahan dito isasarado. Bakit isasara tindahan? Daan? Daan po? Ah, daan! Okay. Kayo ba ang sa PAW? Opo, ako po. Si PAW Chief Persida B. Rueda Acosta po.
Oh, magandang hapon mo, Torne. Kayo ba yung kaninang uncle na tatawagan? Kayo po yon? Ah. Oh, sige, tatawagan po kayo ng Paul Lawyer. Wala pa po bang tumawag sa inyo? Hindi pa tumawag. Oh, ito. Isa ko kong isa ko ako maapektuhan ng pamilya ko na hindi makakaraan doon sa isa. Oh, sige po, tatawagan po kayo ni sa Region 3 po yan, di ba? Okay, thank you. Oh, sige, tatawagan po kayo ng director. Medyo mabagal lang po siguro internet niya. Hindi niya alam yung ating pinag-usapan. Okay. Pasensya na po. Okay po? Okay. Eh, kasi tayo po, si Presida Acosta, sabi nila parang kidlat. Opo, talaga po kailangan kasi ako po ang head nila eh. Dapat po nangunguna tayo. Sige sir, tatawagan ka ngayon din. Ah, sige, i-open mo lang linya mo ha. Okay po. Okay. Okay, meron po ating live comment. Mula kay Emma Fe Ator Salapa. Hello po, attorney. Good afternoon. Ano po kayang dapat kong gawin? Namatay po kasi ang asawa ko sa Canada. Paano po kaya ako makakakuha ng kanyang death certificate? Wala po kasi akong mahinga ng tulong sa Canada. Sumulat po kayo sa Embassy of Canada. Tapos i-copy furnish niyo po ako dito sa office. Okay po? O kaya pumunta po kayo sa pinakamalapit na PAO office para ma-endorse kayo sa Canadian Embassy. Nakikipagtulungan po ang mga embahada sa atin. Kapag meron silang mga citizen na nakukulong, nire-refer nila sa PAO. Kaya meron po tayo magandang pakikipagtulungan. Sabi nga, amity among nations sa mga embassies po natin. Okay, Ma'am Emma? Sige po, punta ka sa pinakamalapit na PAO. Patawagan nga ito kay Direk Rev din para ma-refer sa Canadian Embassy, si Emma Per Ator Salapa. Helen Ohanola Sakdalan. Ito po, live comment. Good PM po, Chief Acosta. Ikaw ang dahilan na lumalakas kaming mga mahihirap. Ikaw ang karapat dapat na maging pangulo sa bansa natin. Salamat sa lahat. Ma'am Helen, di po ako kandidato. Di po ako kandidato sa pagkapangulo. Pasensya na po ha. Yung pangarap nyo, mananatili na lang pangarap yan. Tanging Diyos lamang nakakaalam. Ang aking paniniwala, ang Diyos ang maghahanda at magtatalaga ng mga leader ng ating bansa kung kalooban niya at kinakailangan na. Yun po yun. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Magkaroon po tayo ng Pangulo na tunay nakakampi ng masa, tunay nakakandili sa problema ng inang bayan at susulbar ng ating mga kanser ng lipunan. Okay po? Nonong Rebiller. Sana po ay maging president or senador ka rin po namin sa mga susunod na eleksyon. Ikaw po talaga ang karapat-dapat sa public service. May pusong busilak para sa bayan. Ay ako, sir. Paano yan? Pangarap lang po yan. Alam niyo ba, nung araw marami na nangarap para sa akin yan. Si Tia Deli, magpayo, lagi sinasabi po sa akin yan eh. Alam, patay na po si Tia Deli. Ayan, lagi yan sinasabi yan. Pero ang tagal na nun, tingnan nyo po, ito pa ako sa next week, February 23, 21 years na po ako pouchy. Sabi ko nga, well, meron pa ba tayong patutunayan sa bayan? Sabi ko, nagawa ko na ang dapat kong magawa. Kung ako'y huhatulan ng Diyos ngayon, sasabihin ko sa Panginoon Diyos, I have done my best. If my best wasn't good enough, bahala ka na, Lord. I will do my best. And God will do all the rest. Time check! 3:40 ng hapon! Overtime na po tayo. Oras de peligro na po. See you po muli. Hindi po Biyernes ha. Miyerkules sa aking anniversary. 21st sa February 23. Miyerkules po tayo magkikita-kita. 1:30 to 2 p.m. Anniversary special po ng hashtag Pala! Persida Acosta's Legal Advice. Maaari po kayo magsadya sa aming mga tanggapan na malapit sa inyong lugar kung kayo'y may problemang legal. Okay, tumawag sa aming hotlines 02-8929-9436 02-8426-2075 842-6280-1 842-6245-0 842-6268-3 at 842-6298-7. Maraming salamat sa 2,100 live viewers. Nandiyan pa sila, hindi umaalis. Palagi po maghugas ng kamay, mag-face mask. Kung kailangan, mag-face shield sa mga enclosed areas. Social distancing, matulog ng sapat, kumain ng gulay at prutas. Manalangin po tayo sa Panginoon Diyos. Ingat po tayo. We stand with PAO. We stand with Public Attorney's Office. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Salamat po. May tanong ka ba?
ay inaapi, inaabuso, ikinukulong ng walang sala, biktima ng karahasan. Kakampi nyo si Chief Presida Acosta. Batas ang uusig sa mapangapi. Langit ay kakampi. Makakamit ang hustisya sa tulong at patnubay ng Diyos Ama. Subaybayan ang Presida Acosta's legal advice. #pala tuwing araw ng Biyernes, 1:30 ng hapon.